So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano pang nangyari, bakit ako pumayat. Ang tip is 3 guys, welcome back to my YouTube channel. So, I really miss you guys. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano pang nangyari, bakit ako pumayat. Tignan nyo rin, nakasalamin ako ngayon kasi matagal na talaga ako may salamin, pero minsan ko lang gamitin kasi nahihilo ako. Meron lamang akong ibibigay na one tip kung bakit or kung paano ako pumayat. Na for me, sa tingin ko, yun yung naging dahilan talaga kung bakit ako pumayat. Ngayon, ay third year college na ako and from grade 11, medyo may extra fats ako sa katawan, medyo chubby ako. First year ako, talagang chubby ako kasi nagbo-board ako noon and yung ginagawa ko lang sa boarding house ay kumain, ganun. Minsan nalilipasan ng gutom. Tapos wala masyadong ginagawa, yung parang pagkagaling mo ng school, higa ka lang, kakain na higa ulit. So, parang yung rotation ng katawan ko is laging naka-rest. So, isa yun sa naging dahilan kung bakit ako masalang tumaba. So, yun. May sa mga chubby girls, sa mga medyo may extra fat sa kanilang katawan, alam ko na-feel niyo yung insecurities, di ba? Kasi, pagdating pa lang sa pagsuot ng damit, kasi minsan, mapifeel mo na parang ang init naman nito, kitang-kita yung bilbil, ang taba, ganun. Tapos, maririnig mo pa sa mga kakilala mo or sa mga kaibigan mo pag nakita kanila, uy girl, ang taba mo na, uy girl, tumaba ka lalo. Diba? So parang nakakababa ng self-confidence yung mga ganung scenario. So yung isa pa sa naging dahilan kung bakit ako tumaba kasi nag-try ako, nag-search ako ng dahil dun sa mga insecurities na yun, nag-search ako paano pumayat. So ganun, yung mga lumabas na workouts and also yung mga diets, fastings, at kung ano-ano pa na makita nyo sa YouTube. So, tinry ko yung iba doon and basically nag-gym rin ako. Na-try ko na rin yung nag-gym, tapos nag-fasting, tapos nag-skip ng rice. And hindi naging effective sa akin. Walang naging effective dun sa mga napanood ko sa YouTube. Kasi, yun pala, may mga mali rin akong ginagawa pag follow ko dun sa mga tips dun sa YouTube. So, yung isa pa dun, yung sinasabing skip rice, parang content lang rice, yung ginagawa ko na hindi na ako makain ng rice. Tapos, minsan 2 times a day or 1 times a day lang ako kumain. Which is not good for our health pala. Kasi, hindi ako nun kumakain ng rice, pero mas marami yung nakakain ko ng tinapay, mas marami yung nakakain ko na street foods, ganon. So parang wala rin. Kasi sa pagtitipid ko ng pagkain or sa pag hindi ko pagkain ng one meal na mayroong rice, mas napaparami yung natitake kong pagkain. So yon. So ano nga ba? Kasi nung nag-quarantine, medyo chubby pa rin ako nun, pero after quarantine, which is nung March nag-start yung quarantine, then pagbalik ko nitong August, payat na ako. So yun, pagdating ko kasi nun sa bahay namin is medyo pale ako, then also nagdadry yung lips ko. Dahil nga, kasi nga unhealthy habits dun sa boarding house kasi hindi tama yung pagkain. So yun, sinabi sa akin ni mama na kumain daw ako lagi, kumain ako ng kumain ako sa tamang oras. Which is, yung pinaka, ito na yung tips, guys. Yung tip is, kumain kayo ng 3 meals a day. Okay. Bakit kailangan kumain ng 3 meals a day? Eh, nagda-diet nga, di ba? So, basically, nung pagdating ko nga doon, sinabi sa kanya, mama, kumain daw ako. Dati kasi, hindi ako yung regularly na naglalabas or yung tumatae, ganun. Hindi ako regular na tumatae. Sa 1 week, minsan 2 times, minsan 1 time. So, kung mas makikita pa lang natin, or mapapansin natin, hindi yun healthy. So, yung sinabi sa kanya ni mama, ang kailangan daw gawin is kumain ako 3 times a day. Tapos, kumain ako ng breakfast, lunch, and dinner. Pero, yun nga,
ang kainin ko daw is yung tama, hindi yung lamon, ganon. So, ang explanation doon ni Mama is, kapag daw, hindi kasi kumain, for example, kumain ka ng breakfast, tapos hindi ako kumain ng lunch, parang, kung hindi yung mapupuno yung, or hindi ka mag-take ng other food, hindi mailalabas yung previous na na-take mo for the breakfast. So, ibig sabihin, kapag hindi ka kumain ng breakfast, hindi yun mailalabas kasi walang papalit dun sa position na food na tinake mo, i-replace yung kinain mo na kaya mailalabas. So, yun. So, napansin ko nun, after a week, kumakain ako ng tama. And, nagtumatain ako everyday. So, which is yun yung naging dahilan kung bakit ako nagsimulang pumayat. Masyadong kumakain ng junk foods compared nung nasa boarding house ako noon. Hindi rin ako masyadong nag-i-snacks. Parang kung gutom lang ako, doon ako kumakain. Pero usually kasi hindi naman ako masyadong nagugutom kasi nga kumakain ako nung bumain ako ng breakfast, lunch. So parang yung time between those meals or enough na para doon sa maka hanggang dun sa sunod na meal. So, yun. So, yung may recommend ko lang is, kung magda-diet ka, syempre, sa atin ngayon na kung hindi naman yung sa mga mayayaman, syempre, maka-consult sila sa doctor. Pero para sa akin, sa ating mga tama lang walang budget from doctor. So, yun. Ang kailangan lang gawin is, before mag-start yung diet, dapat buo na dun sa mind mo na magda-diet ka. And also, kung magbawas ka ng pagkain, kung gusto mong bawasin yung pagkain mo ng rice, unti-unti lang. Like for example, yung pag kumakain ka ng rice is 2 cup of rice. Doon sa first day mo, pwede mo like bawasin mo na ng kalahati or ng basta paunti-unti yung pagbawas mo, hindi biglaan na 2 rice yung kinakain mo. Tapos, doon that day na nag-start kang mag-diet is half rice na lang yung kinain mo. Hindi yun maging effective kasi hindi sanay yung katawan natin dun. So, ang mangyayari is kakain tayo ng mas marami the next meal. So, dapat unti-unti yung pagbawas mo ng kinakain mo para masanay yung katawan mo. So, yun. Kaya minsan, hindi naging effective yung mga diet natin kasi mali yung pag-approach natin dun sa pagkain. That stages kasi yan. So, hindi yan basically na porket nagbawas ka ng half size ngayon, okay na. So, dapat unti-unti and dahan-dahan. So, yun. Kasi yung sinasabi ko lamang is for, base yun sa experience ko. So, hindi naman ako expert, hindi naman ako professional pagdating sa ganung bagay. So, base lang naman yun sa experience ko. Kung ano man yung size ng katawan nyo ngayon, sana natanggap nyo yun. And also, syempre, no to body shaming tayo. It is just that, kung ano yung preference ng body, syempre, kung gusto mo yung ganong body, you should strive for it. So, yun. See you in my next vlog. Bye!